Bungo TV. Hello, magandang araw po, mga kababayan. Gagawa lang po ako ng reaction video regarding dun sa isa sa mga entry nung pa-contest ng United Talino Warriors na kanta. Isa ito sa mga favorite ko na entry eh. Kasi nga yung message nung kanta nila, talagang akmang-akma dun sa sitwasyon natin. At isa pa, ano ako, fan ako nung art ng rap. Kasi isa yan sa mga influence ko nung ako'y lumaki, nung teenager ako. So, ang mga influence ko noon, rock, mga classic, katulad Metallica. Then dumating yung early 2000 at late 90s. Dumating yung nu metal. Kasi nung dati noon, rock lang talaga ang gusto ko. So, mga ganun lang. Then dumating yung nu metal. Kasi nu metal fusion yun ng hip hop tsaka ano eh, tsaka rock. So, bagong subgenre ng metal yun. Metal o kaya rock. Ang mga sikat noon, Korn, Limp Bizkit. At ang pinakagong nagustuhan ko, yung Linkin Park. Yan ang major influence ko dati noon. Yan ang influence ko, mga kababayan. Yan o, Linkin Park. May pirma ni Mike Shinoda. Drumstick. Meron akong backstage pass. Tapos, guitar picks nila. So, yan yung mga kinalakihan ko kasi na influence. Ito, meron ako dito. Yung solo album ni Mike Shinoda, yung Fort Minor, ayan. Vinyl record yan. Kasi fan na ako ng Linkin Park noong pa. Meron din akong ano, figures niyan. So, yun mga kababayan. Kasi artistic yung message nila. Then ang idol na idol ko doon, yung co-frontman na ano, kasi namatay na si Chester Bennington eh. Ang pinaka-idol ko doon si Mike Shinoda. Siya kasing gumagawa ng beats. Tsaka yung ano, yung pagsulat niya ng kanta, napakagaling. Kasi yun ang gusto ko sa mga rappers eh. Yung hindi lang ba may mas maisulat. So parang nung napakinggan ko tong ano, tong Disciples Soldier na to. Anyway, ito yung i-review ko yung kanta nila. Ito sila, Disciples Soldier. Napakaganda kasi nung ginawa nilang kanta. Papakinggan natin ha. So ang pag-review ko dito sa kanta na to, hindi mata ng isang producer, hindi mata ng isang expert, kundi isang review ng isang casual listener or isang review ng isang music lover. Wala po akong alam sa nota, wala po ako alam sa pagsusulat ng kanta. Basta as in kung ano lang po yung gusto kong ipahiwatig sa kanta na to. Kasi nagandaan talaga ako. Among the entries, ito kasi yung pinaka bet ko. So, pakinggan na natin. So, kagabi mga kababayan, ano, kachat ko si Buddy Boy Dominguez, isa sa member nitong Disciples Soldier. Disciples Soldiers ba? Basta makikita natin yung name ng band. Nakakwentuhan ko siya kasi ang main influence niya daw is si Glock 9. Makikita nyo naman doon sa style ng pagra-rap niya eh. Basang-basa mo na si Glock 9 yun. Tapos natutunan ko rin na talagang solo artist pala siya dati. May mga celebrities siya. Ito, pakita ko yan. May mga celebrities na siyang kasama dati. So, nagpalitan kami ng mga ano, ng mga kwentuhan. Kung ano ma, may nirecommend ko nga sa kanya yung Fort Minor eh. Tapos yung mga ano nila, may mga naitanong ako tungkol doon sa kanta na mamaya natin i-discuss. So, nakakalungkot lang dito sa Pilipinas, ano, yung industriya ng musika natin. Kumbaga, ang binibigyan nila ng priority, yung actually, hindi na talent eh.
Basta yung, kasi dito, kung susugal din kasi yung mga producer dito sa atin, mas gusto na nila yung pwede nilang gamitin sa pelikula, yung pwede nilang gawing artista, para isang gastusa na lang. Sayang kasi itong mga kababayan natin na napaka-talentado na katulad nitong grupo na to. Kumbaga, ba't ganun dito sa atin? Sa ibang bansa, hindi naman ganyan eh. Lalo na sa US. Kung singer ka lang. Hindi ka, may pagkakato katulad ni Will Smith. Naging artista, naging singer. Pero bihira yung mga ganun eh. Kasi ito parang napaka-unfair kasi sa ano natin, sa bansa natin na ganito. Sayang yung mga talent na ganito. Napakahirap gumawa ng kantang ganyan. Hindi kasi pambobo yung ano eh, yung ganyan talent eh. Ah, kapag sinabi kong bobo, hindi naman talaga yung bobo na walang, alam ko na walang taong bobo. Ah, bobo ay figure of speech lang 'yon. Kapag sinabi kong putang ina mo, hindi naman talaga puta ang ina mo. Yun ha, ibig sabihin, ayun lang eh, pagsasalarawan ko lang na mas importante yung mga bagay na hindi naman ganun kahalaga. Ewan ko, basta nawawala na ako. Basta start natin to, i-analyze natin bawat lines, kung ano ba yung mensahe ng kanta. Play ko na ha. Wait lang, sorry. Timbangan na walang bantay yung title. Actually, mahaba yan eh. Sa pagkakalam ko, awit ng katotohanan, timbangan na walang bantay. So, bago mag-start, maisasabi ko lang yung complaint ko, no? Sorry, kasi yung pag sinabi mo kasing timbangan, parang ano yan eh, representation yan ng justice eh. Pero sa scenario kasi, kaya nga natanong ko kagabi kay Buddy Boy Dominguez, kung yung ano ba, yung bang chorus nito ay galing, originally, hindi naman para dito. Kasi yun yung napansin ko eh. May napansin akong maganda dun sa chorus nito na ewan ko, basta yung pros at cons niya nag-ano sa akin, perfect yung kanta, don't get me wrong. Perfecto po yung kanta. Pero kung ilalapat natin kay FLM, parang may question mark ako doon sa chorus. Mama, ipapaliwanag ko ha, ipiplay na natin. Baka naiinis na kayo sa akin eh. Sorry. Ito. Matapang nasulong, hinding-hindi uurong, halos lahat hinamon. Marami ang natulungan at naabot. Bukas palad ang iyong kamay, masabi lang di nagdamot. Oo, maraming naniwala, laman ka ng balita. Marami ang humanga, dumami ang suporta. Ngunit lahat pala ng to'y balat kayo. Hinamit lang ang mahihirap o pangalay bumango. Isang tanong na hanggang sa ngayon ay wala pang malinaw na dahilan. Parang matay na hilang, malabo pa sa mata ng lola mo ang patiran. Pag kayo ang nagsalita, ayaw ko nang maniwalang totoo ba ang lahat ng mga pinangako. O magaling ka lang kasi may balak kang tumakbo. Lahat kami niloko, sistema ay binago. Suot mong maskara'y kinublibo ang pagkatao. Ay, ng katotohanan, boses na minipak. Pakinggan, sistema na hindi pantay. Timbangan na walang bantay. Hanggang kailan magtitiin ang mga taong mapanglawis? Manlulokot mapanilang, dalangin ko ay maalis. Yun mga kababayan, ano? Itong mga taong to, halata mong pinapanood si FLM nung gumagawa ng kanta eh. Kung mapapansin niyo yung lyrics niya, di ba?
parang kaharap nila sa FLM na dinidescribe nila kung ano yung pagkatao. Ayun, opinion ko lang naman ha. Mamaya may mga kalabasa na naman magre-react dyan na, ba't ganyan ka mang husga sa idol namin? Wala namang ginagawa masama. Pananaw ko lang po yun. Wala po kayong pakialam. Yun lang po yung pananaw ko. Tapos napansin nyo yung ano, yung nagko-chorus yung si ate. Kasi dito sa Pilipinas kasi, ang batayan na magaling kang kumanta. Kailangan bumibirit ka. Yung dapat laging high level ang boses mo. Kasi ito yung tinatawag na art eh. Hindi na nila dinadaan sa yung kanta na ano, na mataas. Kasi yun ang batayan kasi ng magandang kanta sa atin eh. Yung mga ginagawa nila, Sara Jeronimo, sino pa ba? Nila Charis Pempenko. Yun kasi yung batayan ng magandang kanta sa, pero sa akin, ito kasi yung art na tinatawag. Effortless. Pero ang ganda ng boses, di ba? Ang katulad nung ano, may sinabi ako kanina, yung pros and cons dun sa chorus nila. Yung chorus kasi nila, awit ng katotohanan, bla 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 bla, tas timbangan na walang bantay. Kasi yung timbangan na walang bantay, ito con muna yung i-discuss ko. Kasi hindi ko ma-relate kay ano yun eh. Kay FLM yun eh. siguro bias lang ako kasi iniisip ko, gusto ko laging patama kay FLM. Pero yung timbangan na walang bantay kasi na words ay hindi ko maidikit kay FLM. Actually, okay naman siya. Swak siya dun sa kanta. Pero kung ang pag-uusapan natin eh kung tungkol kay FLM, yung part na yun ang hindi ko maikonekta kay FLM eh. Kasi ang timbangan nagsisimbolize para sa akin ng justice. Hindi ko alam kung anong explanation ng grupo. Pero sa akin kasi, pagka sinabi mong timbangan na walang bantay, ang kinakausap mo dito kasi mga ano eh, mga politiko o kaya yung mga nasa gobyerno. So which is a good thing naman. Kasi yung kanta niya nagiging broad daylight. Nagiging broad yung sakop, nagiging malawak. Hindi lang si FLM. Magiging applicable tong kanta na to sa mga politikong manggagamit, sa mga mapagpanggap na politiko. Pero kung yun parang medyo na ano lang kasi ako nung dali, gusto ko talaga solid na ano si FLM sa kanta eh. Pero yung timbangan na walang bantay, doon ako parang hindi lang si maganda din naman. So kasi doon sa timbangan na walang bantay nung sinabi niya, hindi lang si FLM pala yung pinatutungkulan ng kanta na to. Pwedeng mga taong gobyerno din pala. Siguro medyo na ano lang ako kasi nga ang gusto ko talaga si FLM lang ang matira. Sorry, yun lang pong pananaw ko ha. Pero yung as a listener na hindi naman eksperto sa sounds, wala akong pakialam kung ano yung quality ng beats, wala akong pakialam kung paano pagkaka-arrange. Ang gusto ko lang kasi yung nagandahan yung tenga ko. Tsaka yung message. Yun lang. So tuloy natin ha. Taong Manila, ang daming pinaasa. Mga kababayan na sumisigaw. Sa hirap na tinatamasa. Nangako kang tutulong iyong kapwa hinamon. Ngunit bakit yano nang salita'y nilamon? Binulat mo ang karamihan sa maling katotohanan. Walang daang patutunguhan. Ito ang awit ko. Ang katotohanan. Ano ko nga bang klaseng tao? Kailangan pa bang manloko? Isa kang huwad na mapanlilak. Asan ang iyong respeto? Ngayon pakinggan ang himig, mensahe ng aming awit. Ang katotohanan sa tulad mo ugali labis-labis. Meron ka bang napala? Sa iyong mga ginawa. Sistema ang iyong pinakita. Ikaw lang ang kumita, diba? Ikaw ay katotohanan. Makinig ang taong bayan. Boses namin ay pakinggan. Hindi ka dapat tularan. Awit ng katotohanan. Boses namin ay pakinggan. Sistema na hindi pantay. Timbangan na walang
mapangabis, manlulokot mapanilang. Ito si, sa pagkakaalam ko, ito si Buddy Boy Dominguez eh, yung nakapuma na cap. Bakas na bakas sa kanya yung influence niya na Glock 9 ano. May iba eh, may iba doon sa boses niya eh. Yan kasi yung mga quality ng boses na ano, na na mabenta dito sa atin ngayon. Kaya nga lang, Sir Buddy Boy Dominguez, mag-ingat ka na maikumpara ka kay Glock 9. Yun lang ang tingin ko magiging risk mo. Yung talent nasa yun na eh. Pati yung quality ng boses. Ako na di-distinguish ko yung ano, yung difference yung dalawa ni Glock 9. Kaya lang, syempre pag dumating, eh, imposible naman hindi darating yung time na uunlad ka, 'di ba? Magkakaroon ka ng album. Kaya lang pagka nagkaroon ka ng album at napakinggan ng iba yung kanta mo na fan din ni Glock 9, mukhang doon ka magkakaroon ng problema eh. So, gawan mo ng sarili mong style yung ano, yung pag-rap mo. Kasi iyan ang magiging risk mo. Palagi, forever kang maipapantay kay Glock 9. Pero ang goal mo kasi, mapantayan siya o kaya malampasan mo siya. Hindi kasi, sinasabi ko kasi ito, hindi para siraan ka or maliitin ka. Kasi nandun ka na eh. Aakyat ka na sa level na ganun. Imposibleng hindi. Kasi ayan na oh, may resources ka na. Yun lang talaga ang risk na makikita, na nakikita ko na kakaharapin mo, yung maikumpara kay Glock 9. Tapos, itong mga kasama mo, kaya nga diba nasabi ko sa'yo kagabi, prone kayo sa breakup niya eh. Kasi lahat kayo mga talented dito eh. So gawan nyo ng paraan. Darating din kasi ang time na halimbawa ito si Kuya Nakapula, may gusto siyang style, tapos hindi swak sa panglasa nitong ni Kuyang naka-stripes. Parang ano, yun ang dapat ano niyo, kung gusto niyo forever kayong grupong ganyan. Kasi magiging botohan niyan eh, gusto mo ba tong gantong part? Eh, ayoko niyan. O maganto ka. Kailangan matuto kayo na napahalagahan yung suggestion ng bawat isa. Kasi, di bali sana kung mga walang kwenta yung mga kasama mo, ikaw lang yung may talent. Hindi eh, pare-pares kasi kayo may talent eh. So lahat yan magsasuggest ng idea yan. Prone kayo sa breakup. Pero sayang kasi eh, ang ganda nitong naumpisahan nyo. I'm sorry kung nag-negative ako ha. Advance lang po ako mag-isip. Nakikita ko kasi ang karir nitong mga to eh. Paangat na tong mga to pagka umangat, ito yung magiging ano nila, ito yung magiging balakid sa mga ano, sa mga susunod nilang pagsubok sa kanilang karir. Wala kasing karir na instant na magiging ganyan tapos perfecto sila habang buhay. Pinagdadaanan lahat ng grupo yan, pinagdadaanan lahat ng banda yan. So ganun. Tuloy natin. Kakatabi lahat ay napahanga sa bigla mong pagdating. Animoy kinto na napulot sa gandi. Nagniningning maamon tupad ang kanamin. Lahat na ihambing ngunit Lucifer galawon sa pagiging balimbing. Kinuha mo loob ng tao nang ikaw ay makilala. Gagawa ka ng mabuti para tulong daw sa masa. Niloko mga tao. Wait lang ha. Napapansin ko, alam, mapaghalataan nyo na talent yung bentahin itong mga to eh. Ganyan din sa pagbabanda. Tsaka sa, ano, sa pagbabanda, sa pagrarap, sa mga composer. Kung iisipin nyo, naka-t-shirt lang sila, naka-short lang. Hindi kasi yun yung ano nila, produkto nila eh. Ang produkto nila kasi yung music. Napapansin niyo yung mga mainstream media na kung todo kailangan porma, naka-Amerikana, pa-cute-cute pa. Yun kasi naghahari sa showbiz industry natin na kung tutuusin naman, mga manufactured naman yun na dinidiktahan lang ng mga producer. Eh ito kasing mga to, mga ano to eh, ang puhunan talaga nila talent. Doon mo madidistinguish kung talentado yung isa,
yung isang tao o hindi. Kumbaga, hindi mo, kung ako, halimbawa, kung ako lang hindi ko napapansin yung talent nila. Ang una kong pupunahin sa kanila yung mga suot nila Ba't ganyan ang suot nila? Naka-t-shirt lang, naka-short lang. Hindi hindi ko napuna. Actually, napuna ko ngayon kasi nga nag-a-analyze ako ng music video nila. Pero, kung nung una kong napanood to, hindi ko napuna yung mga suot nila na yan. Ibig sabihin talaga, ang nangingibabaw sa produkto nila ay yung music nila, hindi yung itsura nila. Yun ang maganda sa pagiging artist Kasi kung ikaw ay magaling na pintor, tapos magpepresenta ka, hindi napapansin ng mga tao kung ang itsura mo man kalbo ka o bungi ka. Ang ano kasi ng tao doon yung produkto ng talento mo, yung painting mo. Yun ang importante doon. Pero kung walang kwenta kasi yung painting mo, yung attention kasi ng tao nandoon sa itsura mo. Okay, naman pala pangit ang painting niyan kasi nga ganyan. Pero hindi ko sinasabing pangit sila ha. Ang sinasabi ko kasi, napakasimple nung suot nila pero it doesn't matter. Kasi mas nangingibabaw yung talent Subukan mo sila Charis Pempenko, sila Sara Jeronimo, kung kakantayan na nakapambahay, hindi effective. Obligado silang magdamit ng... Hindi ko naman sinasabing hindi talented si Sara Jeronimo ha. Pero yung ginagalawan kasi nilang mundo sa mainstream media, kailangan perfecto sila kasi manamit, ganyan. Nama-mind conditioning yung mga tao na kailangan talaga ganito itsura mo bago ka mag-perform. Yung mga ganun bagay ba? Tuloy natin. Tao lahat sila ay pinaasa, totoy kulim lang ang plano para kaya siyang talongga. Doble kara pagkatao, di kanila nakilala. Rosas kang maituturing sa gandang kaaya-aya. Ngunit pag sa'yo lumapit, kailangan maghanda na. Dahil sa mali na kilos, tinik ang sa'yo tatara. Tama na ang panluloko, lahat na ikay listado. Sa galawan na hunyango, wala ka nang maluloko. Narating din ng parusa, di man ngayon ay sakana. Pero di mo matatakbuhan ang ganti ng karma. Awit ng katotohanan, boses na binipakinggan. Sistema na hindi pantay, timbangan na walang bantay. Hanggang kailan magtitiin ang mga taong mapanglawis? Manlulokot mapanilaw, dalangin ko ay maalis. Di mo kami paandaran, di mo na kami maluloko. Di kami katulad mo kasi di naman kami bobo. Bistado mga plano, umamin ka na kasi. Kung nais mo lang ay tumulong, di sana pinagsabi. Pinagyabang pa ang sarili, kala di siya madadali. Nag-abot ka pa ng kase, sa karma ka nakabanse. Sugal ka lang ng todo, panalo'y malapit na. Ngayon ikaw na babayaran kasi nga todas ka na. Ang dami mo ng atraso, patong-patong mga kaso. Magaling ka sana kaso, ika'y peke na payaso. Di ka na makakatakas, ika'y hanggang dyan na lang. Di mo to masisigura kahit pito kay halang. Para to sa mga tao na intensyon ay maloko, gagawa ng hindi tama para lamang magkatrono. Laking tatandaan na ang buhay ay nakabase. Gumawa na lang ng tama nang hindi ka pa magsisi. Ito ha, bigyan nyo ako ng karapatan na ikumpara ito dun sa mga rapper ni FLM. Sa mga rapper kasi ni FLM, magagaling din naman. Kaya lang, ang problema doon sa produkto nila, puro kay FLM Kung puro patungkol kay FLM Sa bagay, talagang pinakontest talaga ni FLM yon para sa kanya lang talaga. Doon mo malalaman na makasirili talaga yung tao no? Kung ang ginawa na lang sana doon sa rapper ni FLM, yung kanta tungkol sa pagtulong, yung walang minimension na name. Kasi doon nagiging classical yung kanta Katulad nitong kanta ng Disciple Soldiers ? Classic kasi ito paano ko ba madi-define na classic ang isang music? Again, hindi po ako expert ha. Ang pagkakaintindi ko kasi, pag classic yung music, timeless hindi naluluma. Napansin niyo yung mga kanta ng parokya ni Edgar, Eraserheads?
hanggang ngayon kasi applicable pa rin yung kanta nila eh. Parang walang na outdate. Hindi siya na kumbaga sa produkto, hindi siya na-phase out. After 30 years, after 40 years, mapakinggan mo to, applicable pa rin sa Pilipinas to eh. Eh yung babangon tayo, tapos may mga boses pa ni FLM na, yung ganon, eh paano pag wala na si FLM? Paano na yung kanta nyo? Nagigets nyo ba ibig ko sabihin? Pero magaling din naman yung kanta. Sinabi ko magaling, parang hindi ako awayin eh no. Hindi, totoo, magaling din naman yung kanta nung sa kabila. Yung mga pro FLM. Kaya lang nga, paano pag wala na si FLM? Ano na yung kanta nyo? Sana patutungo. Ito, mawala man si FLM, kasi kin-criticize yung kanina dito yung chorus eh. Parang hindi bagay kay FLM eh. Pero at the same time naman kasi, paano kung wala na si FLM, ano ang standing nitong kanta na to? Patuloy pa rin. It will live on kasi applicable pa rin to sa mga ano eh, public officials eh. Diba? Yun. Siguro nagawa lang yung chorus na awit ng katotohanan, boss na pangyayon, timbangan na walang bantay. Siguro na naisulat lang nung writer yon para just to para ma-fill in yung gaps. Kasi ginagamit madalas ng artist yan eh, para maganda yung flow nung kanta nila. Yun eh, observation ko lang naman po ah. Hindi po ako eksperto, mamaya mag-criticize. Bungo, wala ka namang alam. Kaya kasi sabi ko, hindi po ako eksperto. Pero yung kasi napapansin ko eh, magaling yung pagkakasulat niya, nagiging seamless, nagiging flawless yung takbo ng chorus. Kasi nga, pinag-isipan yung, paano ko ba may papaliwanag to? Technique kasi ng mga writer yan minsan eh. Alam niyo yung kanta nung, actually mas daig pa nila yung diskarte nung writer ng Aegis eh. Paano ko nasabi? Yung kanta ng Aegis na ano, na, pag-ibig ko sa'yo, tunay at totoo, sing tamis ng wine, sing tatag ng sunshine. Paano naging matatag yung sunshine? Yun yung technique kasi ng writer yon, para lang ma-fill lang yung gaps. Siguro wala na siya maisip na ilagay doon. Kaya sinabi niya matatag yung sunshine. Pero sa totoong buhay, paano naging matatag ang sunshine? Pakipaliwanag nyo nga. Paano naging matatag yung sunshine? Paano siya magiging matatag? Eh, ang sunshine, liwanag. Paano naging matatag ang liwanag? Pwede niya naman sabihin na sing liwanag ng sunshine. Pwede yon. Kaya lang, hindi swak kasi dun sa rhyme. Yun yung sinasabi kong ano ng artist. Kaya ang napili niyang word yung sing tatag. Pero kung tutuusin naman kasi, senseless, walang sense na sabi mong matatag ang sunshine. Nagigets niyo ba ibig ko sabihin? Pero hindi katulad nito yung writer ng chorus nito. Although na hindi angkop kay FLM yung timbangan na walang bantay part. Swak pa rin yun eh. Yun yung nagiging dahilan para maging classical tong kanta na to. Nagigets niyo mga kababayan? Bahala na kayo kung hindi nyo magigets, pero yun ang gusto kong ipahiwatig. Tuloy natin. Panoonan ng dalawang totohanan, boses na minipakinggan, sistema na hindi pantay. Ito pa, isa sa ano ko, no? Isa sa konong kanta. Kumakanta si ate, tapos may nagsasalita sa background eh. Kaya lang hindi ko maintindihan kung ano yun. Ano bang message nun? Sayang, sana sineparate yun dito. Parang mas naintindihan. Pero kung ang layunin dun eh, magkaroon lang ng artistic presentation. Kasi madalas naman gamitin niya ng mga international artists eh, yung magsasalita sa background habang may nagko-chorus o ano. Pero sayang din kasi yung opportunity kung ano yung message na sinasabi doon. Hindi lang masyadong napakinggan. Maayos ang kanilang ginagawa.
Panginoon, inisili ko ang lahat ng karunihan na aming bansa. Sa lahat ng tao, ikaw na po ang mahala. Alam ko na. Siguro yung doon nagkatalo sa mixing yun. Kung na-mix ng maayos yung level ng chorus, tsaka yung nagsasalita sa background. Actually, ano eh, hindi naman kasi mainstream to eh. So, okay lang naman. Siguro kung napaganda yung mixing nung level nung nagsasalita sa background, tsaka ito si ating kumakanta. Baka nagkaroon sila ng separation para maintindihan yung mensahe ng isa at yung isa naman. Ewan ko lang ha. Siguro nung ginawa nila tong kanta na to, madalas silang manood ng video ni FLM. Sorry ha. Kasi nga yung mga message ng mga rapper, parang dinidescribe nila si FLM sa ano eh, na nasa harap nila eh. So, ayun lang mga kababayan. Sinubukan ko lang naman i-review yung kanta nila. So, kung ako rin lang naman ang papipiliin sa mga mananalo, ito yung pinaka-choice ko. Kaya lang, hindi natin masabi kasi marami din naman kasing hurado. Kasi preference ko kasi kung tatanungin, syempre yung influence ko sa music, sa pagtingin ko sa artistic value ng kanta, eh dito ako. Kasi dito ako komportableng pakinggan. Kaya nga nilakad ko nga na hilingin na pwede kong gamitin sa vlog ko yung kanta na yan eh. Kasi nga nagandahan ako eh. So kayo, paano ba ang paghuhusga nyo sa kanta nila? Ako hindi naman po ako, uulitin ko 10,000 beses, hindi po ako eksperto. Kaya kung ano po yung mga nasabi ko, yun ay pananaw lamang ng isang ordinaryong tagapakinig. So maraming salamat po. God bless. Bye-bye. Bungo TV.